Dahilan kung bakit nalulugi sa pag-iiti ka. So bago mo pasukin ang business na ito, alamin mo muna itong mga dahilan na ito para maiwasan mo yung pagkalugi rito at kumita ka ng maganda. Please like and subscribe to this channel para updated ka sa mga i-upload ko pang video. So bali yung pag-usapan lang muna natin sa ngayon, yung bibili ka lang ng dumalagang itik. Kasi pwede rin tayo magsimula na galing sa'yo, palaki natin, tapos hintayin natin mangitlog. O pwede rin nga yung pag-uusapan natin na bibili ka lang ng dumalaga. Unang dahilan, pagbili mo ng dumalaga, binigay sa'yo bata. Kasi ang dumalaga kadalasan talaga dapat, nasa 6 months mahigit na yan bago mo isampa. Para pag sampa mo, tuloy-tuloy na siya mangitlog. Eh mali yung binili mong itik. Sabi sa'yo 6 months, pero ang totoong edad pala, nasa 4 to 5 months lang. So dun palang talong-talo ka na sa feeds dahil ilang buwan yun bago siya mangitlog. Ilang buwan mo papaluwalan yung feeds na kakainin nila. So dun palang diretsa talo ka na agad. Kaya dapat, pagka sampa mo palang, bilang ka lang ng ilang araw o isang linggo, mangitlog na siya agad para hindi malaki yung ipaluwal mo sa feeds. So madalas maraming dyan nalulugi. Kasi una pa lang mali na. May kakilala ko, kumubaguan sila. Niloko sila nung pinagdula nila ng itik. Binigay sa kanila 4 na buwan lang. So halos 2 buwan sila nagpapaluwal sa feeds bago ng itlog. Eh hindi naman yan unang araw ng pag-itlog yan. 50% agad. Hindi naman ganun yan. Dahan-dahan yan. Magsisimula sa 1, 20 bago pataas lang ng pataas. So nagsimula yung pag-itlog ng itik nila 2 buwan pagkasampa nila. So ang laki na ng feeds. Nahirapan na silang bumawi. So talagang nalugi sila. So ito para maiwasan guys, ito yung tip. Dapat kilatisin mo talaga yung itik na 6 months yung edad niya. Para pagsampa mo, mangitlog siya agad at hindi ka matalo sa feeds. Kasi hindi ka na magpapaluwal na malaki. Kapag nangitlog agad yung itik na sinampa mo, in just 2 to 3 weeks, kaya yung pinagbibilan mo sa itlog, kaya na nang bayaran yung kinakain niya daily na feeds. So, pagka ganito yung nangyari, saglit lang, mababalik mo yung in-invest mo dito. Pangalawang problema sa pagbili ng dumalaga. Oh, 6 months nga yung binigay sa yung itik. Pero haluan naman. Pagka ganito ang nangyari sa'yo, ang mangyayari parang hindi siya mangingitlog ng magandang porsyento. For example, dapat mag 90% pataas siya, pero dahil nga hindi pare-parehas yung edad na binigay sa'yo, hindi yan tataas ng ganong kataas. Maaaring hanggang 70 or 75% lang yung egg production yan. So hindi ka kikita ng malaki at hindi ka agad makakabawi. Dahil haluan nga yung nabili mo. Ano nga ba yung haluan? So yung haluan, parang may 6 months na dyan, may dumalaga talaga. Pero ilalagyan nila ng balikbayan na itik. Yung balikbayan ay yung galing sa poultry, tapos ilalagay nila ulit sa bukid, tapos ihahalo nila sa dumalaga. Ayun yung kaya haluan na tinatawag. Dahil may dumalaga pero may nakatandang itik din. Maganda pag bibili ka ng itik, magsama ka ng marunong o yung tinatawag nyo ng spotter. Ngayon kung wala kang kilalang spotter, madali lang umanap niyan. Pumunta ka sa may mga malalaking itikan na o kahit basta sa mga itikan, pumunta ka. Tapos magtanong ka sa kanila kung may kakilala silang spotter. Sigurado may nare-recommenda sa iyo. So ito yung isang dahilan kung bakit nalulugi ang mag-iitik. Kaya kung interesado ko talaga sa topic na ito, like, comment, and subscribe to this channel para lagi kang updated sa mga i-upload ng video. Sa susunod kong topic, itatopic ko yung balahura. So, sa balahura talagang kahit yung malalaking farm, nasasaktan dito. Kaya itatopic ko to, i-explain ko kung paano ito maiiwasan para hindi tayo malugi sa balahura. So, balikan lang natin yung mga tip ko. Siguraduhin yung isa yung edad ng itik, 6 months, at yung isa yung size. Tapos magsama ka ng spotter para siguradong hindi ka maluloko ng pagbibilang mo ng dumalagang itik. Thank you for watching. Please subscribe.